So yun mga kapangitan, dito tayo ngayon sa bayan. So yan, pupunta kami. Nakaligo na ako pero mukhang bulok mukha ako ah. So yun mga kapangit, yan. Dito sa kutasan sa bayan, yung auntie ko, nilabas na ng hospital, binalik ulit ang hospital mga kapangit. So, dito yung nagbili ako sa may tindahan ng kapatid. Be! Tatusan po pwede ito? Magkano isa? 25. 25? Ang liit-liit, 25 to? Tatusan po na lang. Kuha ko ng ano, 200 pesos. Tatusan po. Joke lang mga kapangit. Yan, babay na nakabili na kami. So yung mga kapangit, punta tayo ng hospital. So ang bibilihin ko, ano na lang, tinapay kasi kay ate. Hindi niya is prutas. Tinapay tayo para lumakas na kasi ante. Yan. So yun guys, naliligaw kami. Ano mga kapangit, first time ko rin pumasok sa hospital na to. Bawal kasi mag-video dito mga kapangit. Ito, tara na dito, te. Ha? Tara na natin. Ayun, tara mo kaya, te. Ma'am, saan ko dito yung last station nila? Ninyo? Thank you po. So, mga kapangit. Namagaan na kasi yung puso ng puso ni auntie ko. Namagaan yung puso niya kaya tapos may tubig yung baga. Sa? Yan mga kapangit. Dito yung mga auntie-antihan ko, kita-kita na kami. Auntie! Siya auntie ko. So mga kasi bawal mag-video dito, so nagnakaw na ako, video lang tayo. So yun mga kapangit, ano, si auntie ko kasi ano, dinala niya sa hospital, unang pinuntahan sa kanya na hospital doon sa Espanyola, tapos inuwi siya dito sa bahay ng Bronx Square. So pinakbo siya ulit dito sa ano, sa hospital, sa mismo bahay ng Bronx Square mga kapangit. So yun. Kaya hindi talaga kaya yung puso niya is lumaki na tapos may tubig yung baga na kaya yun, ano naman nas magana yung ano yung mga ganito niya mga pan. So hindi siya gano'ng makapagsagod ng mga ganito. Ang natin, okay. Oo, oh, naman yung kapangit natin, ang babaw rin ng luha. Hindi ka nag-iisa, marami ko. Kaya yan ni auntie. Papalitsyon pa nga kami eh. Pati mga kamay niya, paan niya nalalamig na. Kasi nga, may tubig na kasi yung baga niya. Kung baka parang nalulumo siya, no? Ha? Sa ano, siyempre sa dat... Ay, daw mga kapangit. Hindi taga rin, hindi natin maiwasan na yun. Hindi natin maiwasan na ano na hindi ano kumbaga ano emotional tayo pagdating sa siyempre love drop na ni Ate Yara. Baka ako sa mga tatlong ako.
Si auntie ko talaga. Kung ano yung mukha niya, yung bilig mukha ng mama ko. Kamukha niya, tsaka yung isang auntie ko ito. Mulat-mulat ka rin, auntie? Yan. Mulat ko rin. Ibo, auntie, yung parang pinikilat ka matulog, mantok. Laban na mo yung antok mo. Laban na mo yung antok mo. Laban na mo yung antok mo ba? Mulat, auntie. Basta dito masala yan. Makita mo yung liwanag ng mga buka namin. Yeah. Ano siya? Tubig ante? Hindi siya mag-isip ng kung ano-ano. Tubig? Palakas ka, hindi. Pag lumakas ka, magmukbang tayo ng ano, ng litsyong manok. Magmukbang tayo ng nilagang manok na buo. Sobrang lambot na lambot para hindi ka mahirapan magmuya. Palakas ka, ha? Magmukbang tayo. Pag mainit, sakit din.
yun mga pangitan, dito pa kami sa hospital, sinusumpong siya, hindi ko hindi siya makahinga. So, kaya, siguro mamaya pa kami uwi, ipakalma lang namin siya auntie bago kami uwi na ipinan. Kasi medyo malayo-layo pa yung ipinan, uwi yan namin. Papakalma lang namin siya. Tumataas yung brigate ni nanay, no? Kaya kailangan natin maglagay ng target sa kailangan natin. At mapapas na isip na lumalabas. Kung wala tayong catheter, hindi natin masukas ang naayos at directly yung labas ng isip niya, no? So, number one, hingal dahil sa mataas yung creatinine. Number two, hingal dahil para dahil sa pulmonary effusion. Na, pleural effusion tsaka congestion. No? Mahirap magsabi, ma'am, kung kailan tanggalin yung tube, no? Kasi obserbahan niya natin, tingnan natin kung malagpasan niya ito yung acute niya na renal failure, no? Kung maganda yung labas ng ihi, kung mag-improve yung creatinine, baka maawat natin siya sa tube. Pero, kung sige-sige taas ng creatinine, indication na talaga yan na mag-dialysis siya. So, pag-usapan din natin yung regarding sa dialysis, yung paglipat sa puerto. Ah, talagang sa puerto din po talaga kapag nag-dialysis siya to? Wala tayo dito. Yung po, yung maglagay ng IV catheter, wala tayo dito. Yung dito ba? Yung nila, walang nalagay dito. Yung nag-dialysis lang dito sa Binata, yung mga patients na meron ng mga access to. Nag-maintenance dialysis. So, meron na silang mga ganito. Inhale, exhale ka lang. Hinga ka ng pataas, pababa, danda na para mag-pump yung sa dibdib. Dialysis, nalagyan pa lang ng IV catheter. Wala tayo dito. Walang lalagay. Walang no, kaya ganyan tagay ni nanay. No, kaya may chance kung tubuhan natin siya. Pag hindi natin siya tubuhan. Mga ilang dis yung doktora pag tinubuhan siya? Kaya ganyan. Pag namin, pag natubuhan yung pasyente, hindi natin malaman kung ilang araw siya na nakatubo. No, i-assess yung araw-araw yung pasyente. No? Hindi lang magsabi kung ilang araw na natubuhan yung pasyente. Depende yan kung mag-improve yung urine output, kung mag-improve yung creatinine niya, mag-improve yung x-ray niya. Lipan na rin doon. Oh, sige. Oh, sige. Saan? Sabihin ni Kim yung word of para mas nalapang. Ililipat sa te? Oo. Sige po. Para madali na. Sige lang po, ito po ang nakakabit ko dito. So yun mga kapangit, kailangan nang mag-decide yung mga anak nila, ay anak ni auntie ko na kabitan na siya ng tubo. So yun mga kapangit, pakinggan nyo na lang yung ano, pakinggan nyo na lang yung sinasabi ng doktor sa prison ko saka sa akin. Pero dok, bago siya dialysis, kailangan ba talaga tubuhan siya? Oo. Dito pa lang, baka hindi na siya makarating sa puwerte kung hindi natin siya tubuhan. Ibig sabihin, after mo pa siya dito, bago pa siya dalhin sa puwerte. Yung pagtubo, ma'am, para lang sa abo niya yan, ha? Hayaan natin siya ngayon. Pwede siyang bibigay. Sa sobrang hapo niya ngayon, tingnan niyo yung hapo niya. Sobrang hapo, umiis siya ganyan kanina pagdaan ko eh. Pwede siyang bumibigay mo tayo. Sa sobrang hapo niya. Support lang talaga yan sa paghinan niya, no? Kung matubuhan siya, no, at least kahit pa paano, masupport ang pagbigyan niya, mabigyan siya na mas mataas na oxygen. No, diretso yung oxygen sa baga niya eh. Ayoko kasi may ano na kung pwede sa kapatid at sa isang kapatid ko parang nagdadalawa lang. Okay, ganito po yung decision. Agresibo pa yan na tayo or hindi agresibo? Po, kung agresibo, gawin natin ang lahat, no? Tubuhan natin, no? Pero natin dok, ano lang po? Ano bang maitutulong ng ipapasok na tubo sa auntie ko? Ano bang ano? Anong
sa paghinga niya, sa hapo niya. Para yan sa hapo niya. Pagkakamu si Nene. Ganyan ma'am, ganyan lang po, isipin nyo. Agresibo tayo o hindi. Kasi kung ako ma'am, okay, okay na, ego na. Kung agresibo po, no? Kailangan siyang tubuhan. Kung kailangan mag-realisis, kailangan ipalipat sa puwerto. Kaya nga, sabihin kong may chance na siyempre kung magiging okay yung kalagayan niya. Sa akin, pag tinubuhan siya. Tanggap namin kung anong mayari, eh, hindi ko pilitin na matubuhan siya. So yun mga kapangit, ang oras is alas 8 na ng gabi, nandito pa din kami sa ano, dito pa rin kami sa hospital. So ano, nagbuusap po sa pinsan ko kung papalagyan ng tubo yung auntie ko or itatakbo sa city, sa puerto, dialysis niya. So pinag-uusapan nila kasi kapag ka, ano, pagka nilagyan siya ng tubo, so magiging 50-50 siya. So pinag-uusapan, and pati kami nakikialam na din dito ng mga pinsan at mga auntie ko, kasi ako mga kapangit, hindi ako payag na nilagyan siya ng tubo kasi walang kasiguraduhan. So yun mga kapangit ko, good morning po sa inyong lahat. So yun mga kapangit, kagabi nang galing kami sa hospital. Hindi na ako nakapag-vlog pagdating ko dito sa bahay mga kapangit. So grabe na sobrang hindi ko taga mapigilan yung iyak ko na ano, na habang pinapump si auntie, or ay nilalagyan siya ng tubo na ako yung nag-aalalay sa kanya, ako yung naghahawak sa kamay niya kasi may ano, pumapalag siya, tinatanggal niya yung nakapasak sa bunganga niya mga kapangit. So yun, ako yung nag-alalay sa kanya kasi hindi yung mga anak niya mga kapangit na ano, na mag-alalay kay mama niya. So yun, tsaka yung isang ano, yung isang anak niya, dalawa kami, medyo malakas-lakas yung loob. So mga kapangit ko, nung pumunta kami ng hospital, kala ko ano, hindi ganong malala mga kapangit yung ano, yung kalagayan ng auntie ko. Yung auntie ko na yun mga kapangit, sobrang grabe, parang nanay ko na siya, and sobrang love na love ko, sobrang malamal ko yung auntie ko na yun. So yun, nag-decide na sila kagabi na ano, na yung mga kapatid nila tinawagan nila kasi kailangan na talagang tubuhan. So para kung sa kadalawang kapatid nila mga kapatid, ayaw din nilang tubuhan si auntie ko, so parang gusto na lang nilang itakbo ng city sa puerto na para i-dialysis siya. So mga kapangit, pag tinakbo kasi ng puerto, walang kasiguraduhan na ano, na kumbaga parang aabot siya kasi nga talagang hirap na ito sa maghinga. So yun, nag-decide yung mga kapatid niya na tubuhan na lang yung mama nila, si auntie ko. Pero yung dalawang kapatid niya, hindi talaga papayag na tumbuhan siya. Pero yung choice, dahil dalawa lang sila, hindi pumayag, halos lahat pumayag na kasi hirap na si auntie maghinga. Ngayon mga kapangit, kapag ka hindi, or kapag hindi maubos lahat yung ano ba, tubig sa baga niya, or ano tawag yan, kasi yung puso niya talagang maraming plima, yung baga niya, daming tubig. So pagka hindi naubos lahat yun, so ang sabi kagabi ng doktor saka ng pinsan ko na ano, bubutasan siya sa liig. Hindi ko alam, basta something ganun na bubutasan siya. Grabe yung mga kapangit. Ay, God, please, tulungan mo naman si auntie ko. Kumbaga, grabe yung mga kapangit, basta ayun, ayun mga kapangit, ano, as in kagigising ko lang, hindi na kasi ako nakapag-vlog kami pagdating ko dito. So ngayong umaga siguro, ano, magkain lang ako, mag-coffee, and babalik tayo ulit ang bayan. And so mga kapangit, hindi ko talaga maiwasan na ano, na hindi mag-iyak or ano, basta grabe, parang ano, parang ang sakit-sakit tingnan. Parang sobrang nasasaktan kami lahat na nakita namin si auntie na gano'n na. So, siyempre, kita-kita ko paano sa tubuhan. Kita-kita ko paano lahat yung gawin sa kanya. Kasi, alam mo yung gano'n, nahirap yung auntie mo pero wala kang magawa. Kasi nga, siya talaga yung ano,
siya talaga yung magsasuffer ng sakit. Kung pwede nga lang hati-hatiin namin lahat ng sakit, nararamdam ng sakit niya, pero hindi naman kasi pwede yun, mga kapangit, diba? So, yun lang mga kapangit. Gusto ko lang, nag-update lang ako sa inyo kasi hindi tayo makapag-sit ng vlog ng mukbang ngayon or saan man tayo pwede pumunta sa pagko-content. So, ano, tutok muna tayo kay Auntie ko sa hospital kahit na yun lang yung ano, yun lang yung maitulong natin mag bantay sa kanya, kung ano pwedeng gawin dun sa hospital, mga kapangit. So, ano, so yun, kagabi, tawag sa kanya sila GR. So, pumunta sila GR kagabi, mga kapangit, sa, ano, sa, pumunta sila gym, sa kasi GR sa hospital kagabi, pero hindi na ako nakapag-online and hindi na ako nakapag-reply ng mga chat nila kasi naka-silent yung cellphone kasi bawal dun, mga kapangit, yung, ano, yung cellphone sa loob kasi nakalalay ako yung ate doon na habang pinapasakan siya ng tubo sa loob. So, yun din ako nakapag-reply sa kanya. So, pag-uwi ko dito sa ano, pag-uwi namin kagabi sa Ipilan, anong 10 oras na ng gabi na kami nakauwi, hindi na ako nakapag-reply sa kanya, hindi na ako nakapag-online. Sobrang antok and pagod na din ako. So, yan, hanggang ngayon magang-maga pa din yung mata ko, mga kapangit. Sana, God, ano ha, bigyan nyo pa ulit ng ano, ng chance si auntie ko na pagalingin nyo siya, palakasin nyo siya, kasi hindi lang naman kami yung mga pamangkin niya, mga kapatid niya or mga anak niya na ano, na as in kailangan pa namin siya ng makasama ng pangmatagalan, mga kapangit. Sana mga kapangit, pag-pray natin si auntie ko na maging okay yung lahat, na makasurvive siya sa ano, sa sakit niya, na maging okay yung lahat, sana maging okay yung lahat. And mga kapangit, pag-pray natin si auntie ko. Thank you for watching po. Nag-update lang sa inyo, mga kapangit, ngayong umaga. So, yan, kagigising lang din talaga natin and magang magapa yung mata ko sa kakaiyak kagabi. Talagang hindi lang ako, mga kapangit, halos lahat kami talaga hindi taga mapigilan, and lalong-lalo na ako, siyempre hawak-hawak ko yung kamay ko habang pumapalag siya na, kasi binubunot niya yung ano, yung tubo sa bunganga niya, gusto niya bunutin kasi mga kapangit. So yun, hanggang dito lang mga kapangit. Thank you for watching po, salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin. Bye-bye mga kapangit.